Pilot wit ng maging sino ka man, nag-flop nga ba? Hindi nakatulong ang 100 TV stations ng GMA para tangkilikin ng mga manunood ang drama series ni na Barbie Forteza at David Licaupo. Kahit pa araw-araw nilang pinopromote ang pagkakaroon ng widest reach sa free TV. Natalo pa rin sila sa katapat nitong action series ng primetime king na si Coco Martin na FPJ Batang Quiapo. Sa pilot wit ng maging sino ka man ay narito ang TV ratings na nakuha nila, kontra sa Batang Quiapo. Monday, September 11, ito ang pilot episode ng maging sino ka man nila Barbie Forteza at David Licaupo, na nakapagtala ng TV ratings na 11.4%. FPJ Batang Quiapo ito naman yung itinakdang araw ng kasal ni Ramon at Limokang at ito rin ang unang appearance ni Ivana Alawi. Nakapagtala ito ng TV ratings na umabot sa 15.9%. Tuesday, September 12, maging sino ka man 11.9%. FPJ Batang Quiapo 16.8%. Wednesday, September 13, maging sino ka man 11.3%. FPJ Batang Quiapo 15.7%. Thursday, September 14, maging sino ka man 11.1%. FPJ Batang Quiapo 16.1%. Friday, September 15, maging sino ka man 10.8%. FPJ Batang Quiapo 15.7%. Mapapansin ang pagkapanalo ng ABS-CBN Batang Quiapo, laban sa maging sino ka man ng GMA 7. Poll Test 5 Legacy pa lang ata ang nakalamang sa TV ratings laban sa Batang Quiapo. Dahil nung pilot episode ng Bold Test 5 Legacy ay nakakuha sila ng TV ratings na 14.6% at ang Batang Quiapo naman ay nakakuha lamang ng 9.9%. Ngunit pagdating sa online views ay nanatili pa ring trending at numero 1 ang Batang Quiapo, simula nang mag-umpisa ito hanggang sa ngayon. Isa sa nakikita ko kung bakit sobrang lakas ng Batang Quiapo sa online, dahil nakuha ni Coco Martin ang simpatya ng mga followers ng mga influencers o vloggers na kinuha niya sa simula ng palabas, kabilang dito ang mag-asawang Norman at Lovely, Lecker, Tony Fowler at iba pa na may mga millions followers sa kanilang mga social media. Na hindi na bumitaw hanggang sa ngayon. Ngayon naman si Ivana Alawi na numero unong YouTuber sa bansa na may 17 million subscribers sa YouTube. Yan ang isang di napapansin ng GMA na dapat nilang pag-aralan, na malakas din ang promotions ng mga influencer sa isang show. Tulad na lang ng ginawa ni Dingdong Dantes sa show niyang Family Feud. Kung saan ang naging unang contestants niya ay ang mga sikat na YouTubers na sila Zinab at Jelay Andres. At naging trending ito at nakakuha ng mataas na TV ratings at online views, dahil nag-combine ang viewers sa online at TV. Kaya halos lahat ng mga sikat na influencers ay naiimbitahan maglaro dito. Kaya asahan ang muling pagbabalik ng Family Feud. Madami akong nababasa na hindi magtatagal ang maging sino ka man, dahil nag-flop nga daw ito, na hype lang ang GMA sa tambalang Barbie Forteza at David Licaupo na palaging trending sa Twitter sa panahon ng Maria Clara at Ibarra. Pero para sa akin hindi ito flop, kasi kahit paano ay umabot sa 2 digits ang TV ratings ng teleserye ng maging sino ka man, na masasabi kong mataas na TV ratings pa rin at nakakakuha ng trending sa Twitter, sadyang malakas lang talaga ang Batang Quiapo ni Coco Martin, na mahihirapan silang talunin. Kayo ano opinion niyo sa video na ito? Isa na naman ba ang maging sino ka man sa listahan na papabagsak ni Coco Martin sa palabas niyang Batang Quiapo? Ilang buwan kaya ang aabutin ng maging sino ka man?